ang laban ng Warriors kontra Los Angeles Lakers at ang update kay Gareth Payton II. Well, pag-usapan natin yan pagkatapos nito. So natanggap na naman po ng ating defending champion ang pagkatalo sa kupo ng Lakers sa dikit na score na 109-103. Dahil sa pagkatalo ng Warriors ay baba na naman po ang team sa pangsiyam na pwesto sa West na may kartadang 28 wins at 28 losses habang umabanti ang panalo ng Lakeshore sa 26 wins na may 31 na talo. Nananatili pa rin sila ngayon sa rank number 13. Sa laban na magkabilang kuponan para sa gold-blooded mga kaibigan, sa laban nga na ito ay mapapansing hindi talaga nakakasustain ng Warriors ng kanilang perimeter defense. Kumbaga nawawala lang bigla ang kanilang depensa sa perimeter. Alam na alam yan ng Warriors front office kaya naman kinuha nila ulit si JP2. Isang aggressive perimeter defender as long as nakakagawa ng malaking tulong sa kuponan pagdating sa ofensa. Well, hindi rin naman natin maitatanggi na kulang sila ng sentro mga kaibigan. Sa akin lang, paano na lang kaya kung biglang magka-injury si Kevon Looney? Pero mapapansin rin naman sa mga laban nila na iniingatan nila si Looney. Masasabing susi na talaga ng Golden State Warriors ang pagkuha nila ulit kay Payton. Yun nga lang, injured pala. So ngayon abangan lang natin kung anong hakbang ang kanilang gagawin sa mga sunod nilang mga laban mga kaibigan. Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo dito? Mag-comment lang. Samantala dumako na tayo ngayon sa update kay JP2. So napabalita nga po na nanganganib na ma-recall ang pagkakatrade kay Gareth Payton II dahil nakitang may injury ito. Usap-usapan pa na pinaglaro raw siya ng Blazers kahit injured. At kung ang kampo naman ng Blazers ang tatanungin, ay hindi raw nila magagawa yun sa kanilang mga manlaro. Kaya naman iwan ko lang dito, nasa tao lang siguro kung saan sila maniniwala. So ngayon ay wala talagang eksaktong balita na ikikip ng Golden State Warriors si Gareth Payton II. Ayon kay Anthony Slater mga kaibigan, nakaset up na ang lahat kay Payton para sa Warriors. Pero ayon dito kay Anthony Slater, ayon nga, remain complicated pa rin ang trade patungkol kay JP2. Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo dito? At sa naging laro ng Warriors kontra sa Lakers, comment down below. Bago tayo magtapos, ako mag-iiwan ng kasabihang, minsan kung sino pa yung nalalait, siya pa malakas ang fighting spirit. Maraming salamat po. Ngunit bago natin ipagpatuloy ang video na ito, ay itryin nyo na ang 1xBet na isang legit sports betting site. Dito ay pwede kayong tumaya sa lahat ng paborito ninyong sports. Pindutin lamang po ang link sa comment section ng video na ito para makapag-register. Gamitin lamang po ang promo code na 1xUSAPANG para makakuha ng first deposit bonus na aabot sa 7,000 pesos. So ano pang hinihintay nyo? Mag-register na po sa 1xBet.